So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Plara del Branch para sa update natin. Meron tayong bagong nakita ngayon. Ito yung Rusi KRY 200 ngayong 2024. Sulit nga ba itong motorcycle na to? Ayos na, ayos yan. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were. So yun nga, para sa kanyang price, check nyo to, no? Kung pasok ba sa budget nyo para sa mga naghahanap ng mga pang enduro or mga pang trail bike katulad na itong kay Rusi. Tingnan nyo naman, boy, oh, ganda ng bagong decals ngayon. So mamaya pakita ko rin sa inyo kung ano pa yung mga bagong kulay na ito. Tapos yung kung ano yung decals niya noong 2023. So ngayon ikutan na natin para at least may share ko na sa inyo kung ano nga ba yung meron dito sa KRY 200. So umpisa na natin. Couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our. So yun nga, para sa kanyang headlight, yung pa rin naman is halogen bulb pa rin naman yan. Tapos may mga decals tayong nadagdag dito. Meron tayong Rusi sa taas, may Euro 3, tapos may 200. Then parang yung design niya is parang grills. Alam niyo yun sa mga fence, mga ganun yung design niya. Tapos may mga orange tayong touch dito. And then yung kanyang fender, meron din tayong decals dito. Ayan, tapos maganda rin yung style niya, no? Tapos napaka-flexible niyan. So naka-inverted forks tayo rito. Tapos yung itsura niya dito ay meron tayong cover para at least hindi agad magagasgasan yung ating forks dito. Ayan yung forks niya. Tapos meron pa yang parang ano, tawag dito yung seal niya. Parang rubber boots yung datingan pero yung pang-seal lang dun sa shock. Ayan. Tapos maganda rin yung itsura ng ating decals dito. May Rusi din. And then, yung kanyang tires is naka on and off-road tire dito. No? Talagang ready to trail to. So, ang size dito ay 2.75x18. So, naka wide spoke tire rito. Naka single disc tire rito. Naka dual pad caliper tire rito. And aggressive yung kanyang design dito. So, may mga patulis din yan na design. Tulad dito. Ayan, so maganda rin yung decals niya rito. Kaya nga lang, napansin natin dito, tinadtad masyado ng Rusi yung decals. Puro Rusi yung nababasa natin. May Rusi dito, merong Rusi doon, may Rusi dito, may Rusi la logo, tapos merong ding Rusi doon sa may dulo. Okay, so yun yung napansin natin. Pero yun nga, gaya pa rin nung dati, nandito pa rin yung kanya ignition. Simple lang yung kanya susi. Ayan. Tapos, maganda yung frame. Maganda yung makina, 200cc. Ayan, same pa rin naman yung dati. Tapos yung mga frame niya rito, maganda yung tambucho niya kung saan siya pinadaan. Tapos meron din tayo ritong stainless or metal na cover para at least di tayo mapapasok. So may kickstart pa rin naman tayo rito. May Rusi logo din dito. Tapos yung kanyang rear brake pedal, meron tayong sharp design dito. Dito rin sa kanyang foot pegs. So napiflip naman yan. Ayan yung itsura. Ayan. So kapag nabuwal yan, di yan agad-agad masisira. Pegs para sa angkas. In case na gusto mo mag-angkas, pwede rin. Ayan. Tapos naka-monoshock tayo rito. Nasa pinaka-center naman yan. Meron tayo rito ang cover para at least hindi siya agad matatalsikan ng putek. Maganda rin yung swing arm. Ayun nga, gaya nga sabi ko, may Rusi tayo rito. Tapos naka-disc brake tayo. Maganda rin yung adjuster dito. Tapos naka single pad caliper. Naka wide spoke din tayo rito. Ang size dito is 110 90x16. So sana yung mga ganito meron na rin tayong tubeless, no? Ba? Diba? Tapos yung kanyang brand is Chaoyang. Ayan. Tube type pa rin yung isang to, no? Tapos maganda rin yung kanyang tires. Ganda ng tires, so ready to go na yung kanyang
gulong eh. Sa side, meron tayong KRY-200 and yung ating muffler. Ayan. So, same pa rin naman nung mga dati. Wala naman silang masyadong binago dito. Yung decals lang talaga yung in-update nila. Mas pinaganda nila yung decals. Mas maangas siyang tingnan. Tapos mukha siyang motard talaga. Diba? So, meron din tayo Rusi dito. Ayan. May Rusi. May 200. Tapos din dito yung kanyang signal light. Flexible din naman yan. Yung tail light niya talagang maliit lang siya. Tapos LED na yan. Ayan. Kita nyo ba? Ayaw mag-focus eh. Ayan. Maganda rin yung kanyang chain. Kulay gold. Then 43T yung kanyang sprocket dito. So upuan, mahaba yan. Tapos may mga patulis din yan eh, no? Ayan. Maganda rin. Tapos makapal din ha. Ayun no? Makapal din yung kanyang foam. Hanggang dito sa OBR natin. Gas tank natin. Same pa rin naman dati. Tapos ganyan yung itsura. Naka-single shifter. Tapos 5-speed na rin to. So, 1 down, 4 up. Ayan, ganun siya. Sa handlebar niya, naka-upright position tayo rito. Tapos, naka-digital panel na rin tayo rito. May Rusi din dito. Ayan. So, maganda yung finish dito sa kanyang handlebar. Switches niya, meron tayo rito ang kill switch. Ayan, kill switch yung nandito sa bandang right. Then, yung throttle, sobrang babaw. Yung ating levers, maganda yung finish. Ayan. Tapos dito naman, yung clutch natin. Smooth lang din. Meron tayo rito ang high and low. Tapos dito naman, park light and headlight. Signal light and busina. Ayan. Try natin sakyan kung abot ba natin. Kung sa 5.2 na kagaya ko, kung gusto nyo bumili ng ganito, di ba? Meron tayong reference. Pero sa case ko kasi, wala. Hindi ko siya abot talaga. Pero try pa rin natin sakyan para at least meron kayo idea. Okay? Song, dance all night long till the lights come on. Y'all want everyone to take their phones out, turn your flashlights on. Just like this. And wave it back and forth. So yun nga, para sa 5.2 na kagaya ko, talagang hindi natin siya abot, no? Talagang sobra, hindi lang tayo tingkayad, hindi talaga natin abot yung isang to. Pero gusto ko din i-try, mag-try ng naka-trail, naka-ganitong bike, no? So ayun na nga, para sa mga 5.2 na kagaya ko, hindi natin siya talaga, hindi para sa atin, okay? Pero mayroon namang mga maliliit na pang-enduro na ganitong bike, so siguro yun na lang pwede natin sakyan yun, okay? Pero para sa mga siguro 5.5 pataas, kayang-kaya itong motor na to. So, pakita ko din sa inyo yung iba pa nilang kulay ng KRY-200. Okay? So, available sila rito. Yung kulay orange nga, yung naka-vlog natin dun sa harap. Meron silang kulay red. Red and black. Ito naman, orange and black. Red and black. Meron tayong kulay blue. Ayan. Tapos, meron din tayong kulay red and black. Ayan. So, yung dati kasing decals, ito yung tsura. Ayan, 200 din yan. Okay. So, maangas din naman yung dating decals. Pero, mas naging mukhang motard siya ngayon. Yung decals niya na to. Okay. Doon siya parang design eh. So, yun nga. Puntahan nyo na lang dito. Ito yung mga available na unit ni Rusi ngayong araw na to. Ayan. So, yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So, laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.